Samantala, tiniyak naman po ni Senator Bongo na walang masasayang na pondo para sa COVID-19 programs ng pamahalaan dahil kumpiyansa ang senador sa pamamalakad dito ng Duterte administration. Nagbabala naman si Go sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring makaapekto sa isinasagawang vaccination rollout sa bansa. Narito report. Tiniyak ni Senator Christopher Bongo na makakaasa ang taong bayan na walang masasayang na pondo ng pamahalaan para sa COVID-19 dahil lang sa korupsyon. Tiwalaan niya si Go kung paano ang pamamalakad ng Duterte administration sa pagtugon sa COVID-19 crisis sa bansa. Dahil tsak mapapanagot ang sinumang opisyal ng pamahalaan na masasangkot sa korupsyon o anumang maling gawain kaugnay ng National Vaccination Program. Malaki ang tiwala ko kay Secretary Galvez sa ating gobyerno, ni Secretary Dominguez, na nipiso po dapat walang masayang. Kasi po, pag merong nawala at meron pong nanakaw nipiso, ako po mismo ang magsasalita, ako po mismo ang magsasabi kay Pangulong Duterte na kasuhan po. Kung may duda po kayo, kung merong mga kalokohan, ako mismo ang papalag, ako po mismo ang magpapakaso sa mga lahat po ng mga taong pumasok sa katiwalian. Hindi po kami papayag ni Pangulong Duterte na meron pong masayang nipiso. Babala naman ni Go laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na makakaapekto sa persepsyon ng taong bayan kaugnay ng vaccination rollout at sa proseso ng pagbabakuna. Hindi po ito ang panahon ng pagdududa, hindi po ito ang panahon ng pagsisiraan, hindi po ito ang panahon ng pagsisisihan. Ito po ang panahon ng pagtutulungan. Problema ngayon, meron pong non-disclosure agreement ang gobyerno and with the supplier. At we cannot afford na maputol po itong susupply nila sa atin dahil lang po sa pagdududa at matatakot po sila. Kasi po, pag pinagdududahan sila, matatakot yung supplier. Tatagal na naman yung supply dito sa ating bansa. Prioridad na niya ng pamahalaan ngayon ang maayos at mahusay na vaccine rollout. Kaya habang hinihintayan niya ang schedule ng ilan para mabakunahan, kailangan pa rin sundin ang mask, hugas, iwas. Kapag nakumpleto naman na niya ang dalawang doses ng bakuna, magagantimpalaan naman sila dahil mas mapapanatag na ang loob na lumabas ng bahay at bumalik sa normal ang pamumuhay. Tuloy-tuloy ang pagbabakuna, nakakalabas yung mga senior citizens. Kaya po, nananawagan ako sa inyo, magpabakuna na po kayo. Huwag niyo pong palampasin. Ika nga, pag nandiyan dyan na yung bakuna sa harapan ninyo, magpabakuna na po kayo. Samantala, tiniyak ni Go na hindi hahayaan ni Pangulong Duterte na mapag-iiwanan ang Mindanao sa pagbabakuna. Kamakailan kasi ilang mambabatas ang bumatikos sa di umano'y hindi pagbibigay pansin sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa Mindanao. Sa Mindanaoan, hindi po ang papayag na mahuhuli po ang Mindanao. Ay pinag-aaralan naman po nila kung saan talaga yung medyo nasa critical stage or critical areas. At inatasan na po ni Pangulong Duterte na bigyan po ng kaukulang importansya o unahin po yung mga critical areas. Halimbawa, Ipolog, Cagayan de Oro, halimbawa sa Visayas po. Ngayon, dun sa Dumaguete. At hindi lang naman daw niya sa lugar ng Mindanao na may pagtaas ng COVID-19 cases na katuunang mata ng administrasyon, kundi maging sa Visayas at sa Luzon. Kung kailangan pong buhusan ng bakuna dyan dahil medyo delikado, padala na po kaagad. Pagdating ng bakuna, deploy, turok, deploy, turok kaagad para walang masayang. Iyon naman po, napatunayan naman natin, tingnan niyo po ha, sa NCR po. Yung tumaas yung kaso dito, nagpanik tayo. Halos napuno yung mga ospital. Biglang bumuhos yung bakuna. Kita nyo ngayon, medyo nag-stabilize na po ang sitwasyon. Medyo nababalansi na po.